Kaaris, pwede bang sabihin mo sa amin yung tunay mong pangalan at iba-iba pang bagay tungkol sa personal na circumstances mo? Ako ay si Eddie Borromeo. Tagaroon ako sa Barangay Baanan, Magdalena, Laguna. Pali sa ngayon, edad ko, 30. Sa pag-aaral, nakaabot ako ng 4th year high school, pero hindi ako nakatapos. Dahil sa, yun, mahirap ang buhay. Kami ay 8 magkakapatid. Yung isa namatay na. At yung bali sa magkakapatid, 4 kami naging NPA. Bali natitira na lang sa amin, sa nanay namin. 3 na lang sila. Yung isa 1st year high school, yung dalawa magkasabay na naging grade 4. Wala na rin kaming ama. Patay na rin. Bali yung napatay na tatay ko at saka kapatid ko, pinatay yun. Pinatay. Sino pumatay? Bali, pinatay ng NPA. Mm-hmm. Mga 1983. Yun. Isalaysay mo sa amin kung paano yung kabuhayan ninyo noon, yung bago ka napasok doon sa Kilosan. Bali, sa kabuhayan namin, napabilang kami sa kung tawagin ay maralit ang magsasaka. Meron kaming dating lupang sinasaka na pag-aari ng isang may-ari ng lupa. And siyempre hindi nawawala talaga yung alitan ba ng magsasaka at ng may-ari ng lupa. Pinaalayas kami doon sa aming mga sinasaka na dapat sana, kung hindi, nakatuloy ako ng pag-aaral, doon kami umaasa. Yun, dahil sa nawalan kami ng sinasaka, naging pangkaraniwan na lang kami namumuhay sa baryo, wala na kami pagkukunan, kundi nakiani na lang kami sa mga may palayan. Yun, mula nun, di na rin ako nakatapos na nga ng pag-aaral. Saan nga itong lugar ninyo? Palipat-lipat kami ng bayan, dating sa sakop ng Mahayhay, Laguna, sa Barangay Burlungan, na lumipat kami sa Barangay Baanan, Magdalena, Laguna. Kung sa bahay, siguro baka umabot ng 24 ang aming bahay. Dahil sa biktima kami ng mga pagpapalayas ng ilang mga may-ari ng lupa. Napaalis kami. Kaya kami ay kung saan-saan napupunta. Yun ang buhay namin. Kaaris, bakit at paano ka napahikayat na sumama dito sa Kilosan? Simpleng paliwanag po dyan sa kabuhayan namin. Dahil sa mahirap ang buhay namin, hindi nga ako nakatapos ng pag-aaral. Gusto ko noon na makatapos. Sabi nga sabi ng tatay ko at ng mga tiyuhin ko, pamilya daw kami, sila. Pamilya daw sila na matatalino. Tapos mga edukadong tao yung mga tiyuhin namin. Gusto rin ng tatay ko noon na maging professional ako para pangunahing maasahan dahil akong panganay sa aming kapatid. Sa madaling sabi, yung kahirapan namin na nagtakda kaya ako hindi nakatapos. May ambisyon ako nung una na maging sundalo. Katunayan yan, ako yung nung high school, naging CAT officer ako. Ambisyon ko nga maging sundalo para, ang pagtingin ko kasi, bayani, makapaglingkod sa bayan. Yun. Naging idolo ko ang mga sundalo. Kaya nung sa high school, naging ano ako rin, naging opisyal sa eskwelahan. Yan, palibasa nga, hindi ako naman tapos ng high school. Hindi man ako basta napatanggap. Nag-volunteer na ako nun sa Camp Kapinpin. Dahil mainit nun ang labanan sa Mindanao, sabi ko, turuan lang ako magkasa ng baril, maglagay ng bala. Okay na, pwede na ako ipadala doon. Sabi ko, pambala sa kanya, pwede na sana eh. Paano ka na hikayat na sumama dito sa NPA? Yun, maraming akong sama ng loob. Hindi pa ako nakakita NPA, rebel din ang isip ko nun. Meron din kinalaman nito dun sa pagkakapatay ng tatay mo ng mga NPA? Hindi, wala yun. Yung kahirapan ng buhay namin nga, nung may lumapit sa amin na NPA sa aming baryo, merong taga-baryong, yung kababaryo namin mismo, unang nakilala, sabi sa akin, Ed, gusto mo bang makakita ng NPA? Sabi mo nung una, pag nakakita ka ng NPA, sasama ka na. Kasi lagi akong nakakapalood ng sine. Ayaw ko tanggapin sa sundalo, basta gusto ko makapaglingkod sa bayan. Sabi, makabayan daw, makamahirap daw ang NPA. Sama ako. Ngayon, sabi nila, na meron nga daw NPA sa baryo. Inibitahan ako sa isang teach-in, kung tawagin, pulong sa gabi.
Hindi pa nakakapagsimula yung pulong. Gusto ko na sumama, sabi ko. Kailan ito? Anong taon ito? August na 1980. Nakakita ako ng NPA. Yan, para sa akin, maraming mga nakahikayat eh. Yung pakikitungo nila sa amin, yung pakikitungo nila sa isa't isa, kakaiba sa mga buhay standby, kakaiba sa buhay ng mga sibilyan, yung pag-uusap nila at pananalitaan nila, na gusto ko. Yung seryosohang usapan, wala akong narinig na ganun. Lagi na lang laban sa gobyerno, laban sa mga nangapi. Sa akin, okay. Hindi ko masyado naintindihan yung laban sa gobyerno. Basta ang alam ko, galit sila sa mapangapi, galit sila sa masamang tao. Galit din ako sa ganun dahil sa aming baryo, nilaganap ng nakawan, kilala ko ang mga magnanakaw, wala naman akong magawa. Sabi ko, oo, sama ako dyan. Sabadan sabi, nakuha ka agad yun. Hindi mahirap para sa akin na kumbinse. Lumipas ang dalawang buwan, yun, binigyan nila ako ng trabaho sa baryo bilang kabataan na organizer. Sabi nila, kung talagang gusto kong mag-NPA, mag-recruit muna ako sa grupo. Yung aking mga kaibigan, ihikayatin ko huwag magsugal, huwag mag-tanbay, mag-away-away. Pinapangaralan ko sila dahil ako medyo painom-inom din sa baryo namin. Kasama ko sa ilang sugal. Nahikayat ko sila. Tapos nakilala ako doon bilang team leader ng kabataan na binuo ng NPA. Hanggang sa nag-NPA ako, meron yung buong grupo na yun na iwanan sa aming baryo. Kinilala nila akong leader dahil ako ang nag-organize sa kanila. Tapos dati akong loko ng content, painom-inom nga sa baryo, nakakatulog sa kalsada, sa gitna. Dahil rebelde na nga, walang direksyon sa tingin kong buhay. Nung nagbago ako, nung pumupunta ako sa baryo dahil ako NPA na, iba ng pagtingin nila sa akin. Ibig sabihin, parang may pagsaludo na dahil nagbagong buhay na ako. Mataas ang pagtingin ko sa NPA noon, sila mataas din ang pagtingin nila sa akin. Sa madali sabi, yun, nakumbinsi ako na mag-NPA. Formal akong naging miyembro, October 1980. Mm-hmm. Member na ako ng NPA. Na naging member naman ako ng CPP, February 1981. Mula noong maging kasapi ng CPP, nabigyan ako ng tungkulin noon. Pinagbatayan nila ang aking background sa eskwelahan. Naging CAT officer ako. Tapos may kakayahan akong mag-propaganda at mag-organisa ng mga kabataan. Binuunla ako sa isang pangkat, o kung tawagin na isang datahang pangkat pang propaganda. Armado kami ng pistola. Tatlo kami. Binigyan kami ng tatlong baryo. Expansion namin ay limang baryo. Lahat-lahat, hanggat maaari, huwag baba ng 10 baryo ang aming teritoryo. Samantala, ang dami militar. Kami, parang mga bata naglalaro lang. Tago-tago kami sa konting gubat. Kahit na dumadaan ng mga sundalo, nandun na kami sa ilalim ng punong saging. May taklob kami mga dahon ng tuyong saging. Yan. So, anong teritoryo ang binigay sa'yo? Yan, sa parte ng Magdalena, ilang barangay sa Magdalena. Bukod pa rito sa unang tungkulin mo sa CPP, ano pa mga hinawakan mong tungkulin? Palipat-lipat po ako noon ng grupo na nasaniban. 1981, naging sa pangkat ng Falcon, kung tawagin. Hanggang bahaging 1982, napaloob ako sa pangkat kadre. Kami ay limang katao na puro kadre yon. Ibig sabihin ng kadre, mga kasapi ng partido. Kandidatong kasapi, alam niyo po ba yun? Kandidatong kasapi at ganap na kasapi. Basta kasapi ka ng partido, alam mo ang patakaran, layunin ng CPP. At ano ang programa ng CPP sa kabuuan. Kaya kami, nakakapag-disperse kami ng dalawahan. Dalawang tao sa isang barangay, dalawang tao sa isang barangay. Sa linggo, nakikita-kita kami, nag-a-assess kami ng mga trabaho. Yun. So ano pa? Pagkatapos noon, naging vice squad leader kami, ako. Dahil noon, dahil hindi nakakayanin ng pangkat lamang, tatlo, apat katao, kailangan bumuo ng isang squad o sandatahang unit pang propaganda na may kakayahan na lumaban sa tropa ng military kahit na 20 o 50. Ibig sabihin, armado yun ang dalawang automatic na armas, na yung Armalite, kaya carbine. Yun. Katapos na di hanggang 1984. 1984 hanggang 85, ako ay naging squad leader ng SYP. Destino kami ng Liliw, Magdalena, hanggang Mahiha, yung tatlong bayan na yun. Doon ako nag-squad leader. Na dahil sa ako sa Sawanan, mula 1980 hanggang 1985, Sawanan ako sa organizing at propaganda. Sabi ko, gusto ko naman makakaranas ng gera, yung labanan. Kasi sinasabi nila na
maganda raw sa fighting unit. Kinukwento nila yung mga nag-exposure, exposure na mga galing din sa Laguna, pinadala ng Bicol. Kinukwento nila yung 100 NPA, nagte-training. Parang sa akin, hindi ko pa nakikita yun, hindi ko pa naranasan ganun. Mga ambush daw. Nagpa-transfer ako sa fighting unit sa Laguna, Quezon. Kung tawagin ay Unit Eric, o Randy dati. 14 katao yun. Naging, dahil ako'y squad leader sa SYP, automatico yun. Pag itinaas ka ng regular na unit o fighting unit, vice squad leader ako doon. Vice CO. Parang pangalawang provincial commander, ganoon. Hanggang sa yung fighting unit na yun, 1986, nabuo yan, lumaki na lumaki. Hanggang 87, naging platoon. Naging vice CO pa rin ako noon, vice provincial command. Tapos sa 1987 to 88, naging second vice. Dahil naging company size yun, 60 katao, na tatlong command ho kasi laging bumubuo dyan eh. Lagi sa command, yung CO, vice CO, second vice CO. Ibig sabihin, pag nawala yung CO, yung vice CO ang automatic na magiging CO. At yung second vice yun, automatic kung magiging vice. So, madali sabi, ako yun nando sa ikatlong posisyon sa provincial command. Yung Laguna, Quezon, nasa Calao namin noon. Buhat baka aras nung ikaw ay unang sumapi dyan sa inyong kilusan hanggang dumating yung panahon na ikaw ay tumiwalag. Nagkaroon ka ba ng pagkakataong mapasama sa mga rally, demonstrasyon? Nung bago ako napasama, nakakarinig ako ng mga rally, demonstrasyon. Gusto kong sumama pero hindi kami nakakasama. Dahil mainit na kaagad ang pangalan namin. Wanted na kaagad kami. Ako, pinag-initan na kaagad ako sa aming bayan, sa Magdalena. Napasama ako sa nung 1980 to 83, 84. Meron dong sa Magdalena, meron kinilalang lima. Limang pinakang wanted na tao. Nakasama ako ni Teresa Alcantara sa wanted. Merong mga papel na ganyan na may kanikanya kami literato tapos may presyo na nakapatsi sa mga pader. Kaya ano, hindi ako makalabas. 1983, minsan pala ako nakasama sa rally sa San Pablo City. Yung boycott noon eh. Yung ano, hindi ko masyadong matandaan yung ano. Basta nakasama ako doon, iba ang pakaramdam. Lalo nakakataas ng moral dahil nakikita mo maraming kasama ka pala doon. Basta nakataas ang kamay ng buo, ibig sabihin kasama mo yun. Yung mga nag-i-slogan na ganyan, nakataas ang kamay, mga kasama mo yun sa paniniwala. Hindi ba, merong ganyan naman, merong ganyan. Yun yung mga magkakaibang organisasyon. Kaya pag buo ang kamao, leftist pala yun. Ang ibig mong sabihin ka, Aris, diyan sa iyong sinasabing demonstrasyon na nasamahan mo, ay meron din kayong mga kasamahan na nandoon din dun sa rally demonstrasyon na yun? Karaniwan ng mga namumuno dyan, mga nasa district o kaya nasa region level, yung ganun ang antas. Dahil hindi po pwede i-control yan ng isang pangkaraniwang aktivista ang mga libu-libong tao. Ang ibig mong sabihin, Kaaris, ang inyong kilusan ang nagkokontrol niyang mga rally niyan? Oo, pinapatunayan ko yun. Dahil ang lahat ng organisasyong makakaliwa o mga leftist ay kung wala mang NPA doon, mas malamang naman kasi walang NPA. Pero kasabi ng Partido Komunista, meron. Yung mga labor unions, mga labor leaders na mga makakaliwa, karaniwan dyan ay mga kasapi ng Partido Komunista. Maaari bang sabihin mo sa aming kaaris kung tungkol sa ano yung rally, demonstrasyon na yan, mga ano-anong organisasyon ang mga namamahala riyan? Pwede sigurong pangkalahatan. Hindi ko masyadong ang maimemorya, mahina rin memorya ko sa mga organisasyon. No? Basta ang alam ko, pangkalahatang mga makakaliwa, di siguro alam nyo naman yung mga leftist na mga organisasyon. No? Basta sa organisasyon na yan, itong mga kumakabig sa kaliwa, pinamumunuan ito basta ng partido. Doon sa sinasabi mong rally na napasama ka, pwede bang masabi mo sa amin kung anong organisasyon yung namamahala niyang rally niya? Hindi ko. Sa ano yung demonstrasyon niya? Basta yung pangkalahatan ng patunguhan niyan, ang rally demonstrasyon na yan ay sinasakyan lamang na issue ng CPP para masanay ang mga tao bilang mamumuno sa legal. Sinasanay. Ang mass movement ay isang salaan. Sanayan o balon.